Yan, simula pa kasi kagabi, no? Malakas yung pag-ulan. Kaya yung mga naipon tubig, gawa nga po ng pag-ulan. Ito po yun. Ito rin po yung sinasabi na during storm surge na nagpapakawala po dito sa mga outfall. So, meron po tayong tatlong outfall dito sa kahabaan ng Baywalk. At ito nga po, Remedios Outfall, doon po sa may Manila Yacht Club, yung Estero de Abad Outfall, saka Padre Paura Outfall, malapit doon sa may embahada. So, ganyan po yung mangyayari kapag kalakasan ng ulan. Yan po yung pagpapakawala nila ng mga drain water. Sa ngayon, may mga naliligo po dyan. Ayan, mga kabataan. Tapos may nakita tayong parang TV network yata yung naroon. Dito po tayo sa may Remedios Outfall, no? During may malakas na pag-ulan nga po dito, nagpapakawala ng drain water tulad po dito. Pero ito po nakaplano na lagyan din po ng HDP pipe tulad po ng ginawa doon sa may Padre Paura Outfall. So, yan po yung susunod nilang gagawin dyan. Pagkatapos nila sa may Padre Paura Outfall ng paglalagay ng mga HDP pipe, ito po yung susunod. Bali, kapag malakas yung ulan, mga para yung mabawasan po yung tubig baha, no? Dito po sa Maynila. Dyan po pararaanin. Tapos, mga 400 meters yung layo ng buga ng tubig po dyan sa may Manila Bay. Yan, simula pa kasi kagabi, no? Malakas yung pag-ulan. Kaya yung mga naipon tubig, gawa nga po ng pag-ulan. Ito po yun. Ito rin po yung sinasabi na during storm surge na nagpapakawala po dito sa mga outfall. So, meron po tayong tatlong outfall dito sa kahabaan ng Baywalk. At ito nga po, Remedios Outfall, doon po sa may Manila Yacht Club, yung Estero de Abad Outfall. Saka Padre Paura Outfall, malapit dun sa may embahada. So, ganyan po yung mangyayari kapag kalakasan ng ulan. Yan po yung pagpapakawala nila ng mga drain water. Sa ngayon, may mga naliligo po dyan. Ayan, mga kabataan. Tapos may nakita tayong parang TV network yata yung naroon. Medyo marami-rami na rin yung namamasyal sa ngayon. So, actually, bawal pa naman talaga maligo. Pero sila po kasi pag kasinaway mo, ay mapapasama ka pa. Kaya yung mga kapulisan na lang po at mga officer yung talagang magsisita sa kanila. Nandiyan rin po yung mga Coast Guard para mag-ayos-ayos po dito sa Baywalk. Tulad niya, naririyan na po yung pulis, oh. Diyan sa may Remedios. Hello.
Yung medyo lumiwanag na, no? Kanina, dilim eh. Gawa nga po ng bagyong Dante. Tapos sa may di kalayuan naman dyan naman po yung still nag-sheet piling sila. Ayan, nagbabaon sila dyan mga sheet pile. Puntahan natin maya-maya. Ayan, simula pa kasi kagabi, no? Malakas yung pag-ulan. Kaya yung mga naipon tubig, gawa nga po ng pag-ulan. Ito po yun. Ito rin po yung sinasabi na during storm surge na nagpapakawala po dito sa mga outfall. So meron po tayong tatlong outfall dito sa kahabaan ng Baywalk. At ito nga po, Remedios Outfall doon po sa may Manila Yacht Club, yung Estero de Abad Outfall, saka Padre Paura Outfall, malapit doon sa may embahada. So ganyan po yung mangyayari kapag kalakasan ng ulan. Yan po yung pagpapakawala nila ng mga drain water. Sa ngayon may mga naliligo po dyan. Ayan mga kabataan. Tapos may nakita tayong parang TV network yata yung naroon. Medyo marami-rami na rin yung namamasyal sa ngayon. So, actually bawal pa naman talaga maligo. Pero sila po kasi pagkasinaway mo ay mapapasama ka pa. Kaya yung mga kapulisan na lang po at mga officer yung talagang magsisita sa kanila. Nandiyan rin po yung mga Coast Guard para mag-ayos-ayos po dito sa Baywalk. Tulad niya, narariyan na po yung pulis dyan sa may Remedios. Medyo lumiwanag na, no? Kanina, dilim eh. Gawa nga po ng bagyong Dante. Tapos sa may di kalayuan naman dyan naman po yung still nag-sheet piling sila. Ayan, nagbabaon sila dyan mga sheet pile. Puntahan natin maya-maya. Nandiyan na yung mga kapulisan kaya nagpanika na rin po yung mga kabataang naliligo. Kali sa mga pulis na sila takot eh. Pero pagka kayo, sisitayin nyo sila na mapapaaway pa po tayo. Bali yung mga ano po rito, parang barrier, no? Ayan ay inano muna. Tinumba muna kasi nga po kanina gawa ng lakas ng hangin. Gawa po ng bagyong Dante. Pero sa awa naman po ng Diyos, ngayon po ay maayos na po yung panahon. Ayan, no? Wala nang lakas ng ihip ng hangin. Ayan, simula pa po kahapon, lakas ng ulan po dito sa Maynila at sa ibang lugar gawa po ng bagyong Dante. Ayan, samahan niyo po ako at punta po tayo dun sa may ano, dyan sa may pagbabaon nila ng mga sheet pile. So yun po yung mga gumagawa dyan. So dito naman yung mga nagsusukat-sukat, naglalagay ng mga marker. No, madami ding ano, bumaba kasi ano, nangangapa sila ng alimasan. Mga naliligo pa yata. So itong mga cover dito, tinumba muna. No? Gawa nga po ng kalakasan ng hangin.
Ito po yung itsura dito sa phase 1 Dolomite Sun area. So naka standby na po yung mga mga equipments, pero kanina po nagpapatag-patag sila rito ng Dolomite Sand. Tapos pansin lang natin na maraming mga dyan, mga nakatusok na maninipis na bakal na. Kung kita lang sana sa phone yan, mga yan. Marami po yan. Mga palatandaan or marker. Yan pa ikot yan. Siguro yan yung mga lalagyan pa nila ng mga bagong pag dumating yung Dolomite Sand. Tapos dito rin sa loob ng rock garden, may mga palatandaan sila dyan tinusok.